Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So merong inano sa akin, merong finorward sa akin na link si Sir Bernard Ferrerci. Ito ay galing sa Magandang Gabi Bayan na episode, yung 1992 to eh. Ito yung tungkol sa tikbalang. So, play nga natin. Sorry, ganito ako mag-react, mga kababayan ko ha. May reason ako kung bakit ganito. Sa isang lugar sa Talisay, Batangas, tinuklas namin ang malupit na sinapit ng biktimang itatago natin sa pangalang Mang Basilio sa kamay ng tikbalang. Ito ba'y likang isip lamang? Nangako kami sa mga taong may kaugnayan sa kababalaghang ito na itatago ang kanilang pagkatao. At ang ilan sa eksenang inyong mapapanood ay aming isinadula lamang. Classic talaga pag si Noli De Castro. Noong 20 ng Oktubre 1985, nag-umpisa ang malagim na karanasan sa kamay ng tikbalang ng biktimang si Mang Basilio, isang magsasaka. Naging gawina ni Mang Basilio tuwing umaga ang dalhin ang kanyang inaalagaang baka bago harapin ang kanilang taniman ng saging at ube. Ang taniman ni Mang Basilio ay malapit naman sa puno ng maliit na akasya na lingid sa kanyang kaalaman ay bahay ng tikbalang at naiistorbo pala niya habang siya'y nagtatanim. At isang araw nang umuwi buhat sa pagtatanim si Mang Basilio. Andito ka ba, Lawrence, na mag-iit? Ako yung nandito pa ako. Bali, lalabas ko lang sa isa. Kaya pag mga bukid-bukid na ganyan, ano, hindi mo alam kung ano yung mga kasalamuha mo. Yung mga may hilig pumunta-punta sa mga gubat-gubat dyan. Olivia, love you. Cool. And then pag labas ko, iba na yung reaction ng father ko. Tapos sabi, ano, may papatay daw sa kanya. Pero wala naman magsasabi yun kasi may drama kasi doon sa radyo. Yung drama ngayon, yung pumagat yung Rico Vertigo eh. Kasi parang ano, magulo yun. Tapos... Nakikinig siya? Oo. Tapos pinatay niya yung radyo, sabi, papatay nga daw siya. At nang... Uso yung ano, yung mga drama sa radyo dati, no? Dumating na ay 6 ng gabi. Bigla na lamang nagwala si Mang Basilio na kahit 3 at 5 katao pa ang umawat. Ay naibabalibag niya at nakakapiglas palabas ng bahay. Pinatunay naman ito ng kanyang mga kapitbahay na saksi sa kanyang pagwawala. Naniniwala ka ba na talagang sinapian ng tikbalang? Bakit ka naniniwala? Ako minsan, mga kababayan ko, yung sinasabi na yung sinasaniban, ito sa skeptical side ha. Eh, wala naman akong magagawa kung totoo naman talagang sinasaniban ng tikbalang. I mean, bigyan nyo naman ng pagkakataon na mag-opinion yung mga nasa skeptical side. Kasi minsan, may mga nagagalit eh, na, wala ka kasi dead eh! Kaya mo nasasabi yan! Hindi mo kasi alam. Hindi, itong ina-explain ko lang kasi ay ano, sa skeptical side. Diba? Inuulit ko, kung totoo naman yung nangyari dito, ay wala naman ako magagawa. Lawakan lang ba ang pag-iisip? Diba? Hindi naman natin pwedeng i-make sure na 100% kababalaghan 'yan eh. 'Di ba? Maraming tayong bagay sa mundo na pwedeng maging maling akala. 'Di ba? Kahit nga na-prove na ng korte, minsan ano pa rin eh. Sino nga yung ano? Ganito ha, bibigyan ko ng example. Sino nga yung ano, yung dating artista na nang rape daw? Then nung nahatulan na siya, biglang binabawi na nung na-rape niya na hindi totoo na na-rape siya. Sino nga yun, yung artista na yun? May mga ganong senaryo na ano, na kahit napatunayan na ng korte, nahatulan ka na. Diba dito pa kaya, men, sa mga ganito na ni ikaw na naniniwala dito, wala ka rin namang proof na totoo yung sinasabi niya. Ako din, bilang skeptic, walang proof, kaya lang equal ang karapatan nating mag-speculate eh. 'Di ba? Equal ang karapatan natin na mag-opinion
Kung ikaw, opinion mo na ito ay totoo, kalayaan mo yon. Kalayaan din namin na sabihin bilang skeptic yung feeling namin na kung ano talaga yung nangyari. Diba? Huwag yung dadaanin na ano, wala ka kasing third eye, kaya hindi ka naniniwala. Dahil nga sa ano ng kanyang katawan, yung lakas ng kanyang katawan, tapos yung mata niya, nalilisik, tapos kung saan siya. Katulad nito, no? Nagkikwento si ate ng mga nakita niya na hindi naman natin din nakita. Ikaw, nakita mo rin ba yung nakita niya? Hindi rin. Diba? Saan ka huhugot ng paniniwala mo dyan? Saan din ako huhugot ng paniniwala ko? Parehas lang naman tayo na ano eh, na walang pinaghuhugutan ng paniniwala eh. Kaya may right ka na mag-opinion dyan na sabihin mo na for me, totoo yan. Eh, may right din naman ako sabihin na for me, hindi totoo sa kadahilanang, di ba? Subjective kasi ang pinag-uusapan min eh. At hindi nyo pwedeng tutulan yung ano, yung subjective point of view ng isang tao. Ano ba, when I say subjective ba, ano ba yung pinagkakaiba niyan sa objective? Diba? Mag-start tayo sa objective, mga kababayan ko. Tingnan natin itong video na to, no? Magsasabi ako ng subjective, ay, ng objective point of view. Ang mga objective point of view, hindi natin pwedeng tutulan yung mga ganong bagay. Diba? Kailangan mag-agree tayo parehas. Example, ano? Nakikita ko dito sa video na to, nakatutok kay ate yung microphone. Objective yon. Agree ka sa akin? Kailangan mag-agree ka dahil nakikita naman natin parehas may nakatutok sa kanya microphone eh. O, dito sa video na to, may takip ang mukha ni ate. Agree ka o hindi? Kailangan mag-agree ka dahil nakikita mo naman talaga na ano eh. Ano yung pwede kong subjective point of view dito sa video na to. Yung hindi mo ko pwedeng tutulan. Sasabihin ko, para sa akin hindi bagay kay ate yung ano, yung suot niyang t-shirt na puti. Para sa akin. Hindi mo pwedeng tutulan yun dahil para sa akin yun eh. Ngayon, kung ikaw ay nagagandahan kay ate na may suot siyang puti, hindi ko rin pwedeng pakialaman yun dahil para sa'yo yun. Nagigets nyo? Di ba? Para sa akin, itong video na to, ano pa ba? Para sa akin, itong video na to ay nakakatakot. Di ba? Para sa akin yon. Eh, pwede kasing mangyari na yung pinapanood natin, eh, hindi ka naman natatakot. Di ba? Kasi ang pinag-uusapan na dito yung, ano eh, yung opinion eh. At walang opinion na mali. Lahat yon tama sa pananaw nung nag-uopinion. Yan yung mga bagay na hindi mo pwedeng baliin sa akin. Kapag nagsalita na ako ng para sa akin lang, 'di ba? Hindi mo ko pwedeng kontrahin doon. Para sa akin 'yun eh. 'Di ba? Kapag sinabi ko na para sa akin ang Bohol ang pinaka magandang lugar na napuntahan ko. Hindi mo ko pwedeng tutulan doon. Para sa akin 'yun eh. 'Di ba? Pero pagka ang sinabi ko ay ano pa ba ang pwedeng ano objective? Pag sinabi ko na ang Bohol walang nakatira sa Bohol. Walang taong nakatira sa Bohol. Pwede mo kong kontrahin doon. Kasi hindi na para sa akin yun eh. Nag-i-state na ako ng isang bagay na pinalalabas ko na facts yung sinasabi ko. Mali ka dyan. Actually, yung tita ko, taga Bohol nga eh. Paano mo sinasabi na walang ano? Diba? Yung mga objective kasi, hindi pwedeng maging opinion yun.
Katulad nung ano, no, sasabihin mo, para sa akin, nakakapaso ang yelo. Well, pwede nga naman pag sobrang lamig, ano yung feeling na. Hindi, mali-mali example ko. Para sa akin, malamig ang apoy. Hindi pwede. Alam natin parehas na mainit ang apoy. Diba? Hindi pwede maging opinion yun na nababaliin mo yung general truth. Diba? Ang pinakamagaling na singer para sa akin ay si, ano, si Gary Valenciano. Yun, pwede. Para sa akin yun eh. Gandang-ganda ako sa boses ni Gary Valenciano eh. Nagigets nyo na yung difference ng objective at subjective? Medyo hinabaan ko na yung example ko para nagigets nyo yung ibig ko sabihin dito, ha? Mga kababayan ko. Diba? Sa paligid ng bahay pumupunta, paso yung pasukot-sukot siya dyan. Aling-huling, anong napansin nyo kaya sa kapitbahay nyo nung kasalukuyang sinasabing sinapian ng tikbalang? Parang mabangis yung mata niya. Tsaka parang takot na takot. Ano sinasabi? Marami ho na minsan hindi naman maintindihan kung ano yung mga sinasabi niya. Basta nakakatakot ho. Tuwing gabi, basta... Ngayon, pagdating natin sa science, kaya kung oobserbahan ko yung mga sinabi ni ate na description nung nakikita niya, pwede kasing episodes ng ano yun eh, ng schizophrenia eh. Yung ganon. Yung nagwawala na ganon. Diba, kalimitan sa mga may mental problem, ganon, diba? At nag-amoy malansa sa paligid ng bahay, nangangahulugang dumating na ang tikbalang. Yan, nag-amoy malansa na yan, hindi naman mapuprove yan eh, kahit videohan mo eh. Kasi lahat ng sasabihin dyan ay kwento lamang. Diba? At kontra ba ako ng kontra? Si Mang Basilio naman ay mag-uumpisa ng magwala. At ganito palagi ang nararanasan ng kanyang pamilya. At nang matindi na ang pagwawala ni Mang Basilio, isinasara na ng kanyang pamilya ang bintana at mga pinto at lahat ng maaring daanan niya palabas ng tahanan. Subalit nang minsang maidlip ang ginang ni Mang Basilio, bigla na lamang itong nawala. At napansin nila ang isang maliit na butas na kung saan dinaanan ni Mang Basilio na imposibleng daanan naman ng ordinaryong tao. Hinanap nila sa paligid ng bahay hanggang sa kabayanan. At makalipas ang ilang oras, nakita si Mang Basilio sa tabi ng bahay na nakatalungko sa isang puno at basang-basa. Tapos nung another day pa, ganun din. Ano to eh? Signs ng ano to eh? Schizophrenia to eh. Hindi siya, ano, for me, ano. Eh, maliba na lang, halimbawa, ganito kasi. Ganito nagwo-work ang skepticism. Hanggat may pwede akong i-explain based on science, gagawin ko. Pero pagka ang scenario na ay na-capture na sa video na siya ay nagle-levitate, di ba? Yung nagde-defy na ng laws of physics at kung ano-anong mga ano, kababalaghan na hindi maipaliwanag, then doon na tayo mag-a-accept na ito ay paranormal. Pero hanggat may nai-offer tayong explanation sa nangyayari, as much as possible, mas magandang huwag munang maniwala. Every night na lang, ganun ang ginagawa niya. Basta every night yun? Oo. May time naman, pag wala yung nawawala ni albularyo natin sa kanya, start na uli siyang nag-ano. Then pag nandito na uli yung ano, albularyo, ano na iba ng feeling niya, normal na tao na uli siya. Minsan din ay nagulat ang ginang ni Mang Basilio nang sabihin itong bibigyan sila ng kayamanan at pera ng tikbalang kapalit ng binatang anak na sundalo na nakadistino naman sa Fernando Air Base sa Lipa City. Bibigyan niyo ako tatay, ganun, sabi niya ganun. Sabi niya, bakit yung mga tamaibigay, mahal na mahal kita, anak pa rin kita, sabi niya ganun. Bale, priority niya yung pamilya sa amin. Bale, kaya hindi niya binigay yung kapatid ko. Paano ibibigay? Yun nga, kapalit kayamanan. At mas lalo silang nabahala ng stop motion. Ano, normal siya noon, sabi sa amin. Ano,
umihingi yung ng gatas yung tikbalang. Oh. Ano nang tikbalang yung gatas, men? Sabi, pahingi daw gatas at saka bikas. Sabi naman nung mother ko, paano natin bibigyan yun? Wala tayong ganun, sabi ng ganun. Bali, hindi binigyan yun. Tapos nung ano, humingi siya, humingi ng manok, yung karning manok. Hindi ginawa, dinala. Hilaw? Luto? Hilaw. Oh. Bali, dinala na lang namin doon sa puno ng akasya. Minsan din ay nabanggit ni Mang Basilio na nagkaroon sila ng relasyon ng tikbalang. Paano ko ng relasyon nila? Ayun. Bati nga, noon nga, tuwing madaling araw siya umaaris dito. Tsaka pag minsan, gabi na siya umuwi, wala naman, hindi naman dati gano'n ang uwi niya. Anong ginagawa daw nilang dalawa? Ewan ko lang. Pero alam niya, para daw may anak siya dun eh. At para na rin so, maniniwala ang pamilya ni Mang... Babae yung tikbalang. May anak daw eh. Basilio sa naturang relasyon. Dahilan nga sa lagi itong humihingi ng gatas para daw sa kanyang anak sa tikbalang. Mamula-mula? Ano itsura? Ano? Basta mahaba ang buhok. Oh. Matangkad. Basta talagang... Tikbalang mahaba ang buhok at matangkad. Ganda daw. Maganda. Hindi siya pangit. Hindi. Di ba sa libro nung tayo elementary kinikwenta? Confusing ano? Confusing? Tikbalang maganda? Di ba nagre-raise na ng red flag sa inyo dun pa lang? Ang tikbalang eh. Kalahati yung ano. Kalahati. Pero hindi yun ang part. Bali ano, yung part na yun, hindi, bali, siguro, syempre, nagkukunan ng tao, hindi pinakikita yung part ng katawan niya. Ah, pwede, pwede, nagaan yung, kung may kapangyarihan yung tikbalang na mag-shapeshift, pwede. Kalahati. Ano, ibang, yung... Pero yung magkaanak ka sa tikbalang, men, ay, hindi ako nangyari. Kalahati, hayop na. Hindi, ito sa tatay mo? Bali, hindi nga nagpinakikita sa tatay ko. Talagang parang tao rin? Okay, na-attract doon ng tatay ko. Parang na-attract siya doon. Ito sa tikbalang? Pero malaki sa kanya? Malaki daw. Kasi nung tinawas eh, lumabas sa tawas, matangkad nga at saka malaki. Malaking tao? Nagtataka din sila kung bakit hindi napapaso si Mang Basilio kapag humihigop ito ng halos kumukulong sabaw at hindi rin mabusog kahit anong dami ng kinakain. Ang ibig mong sabihin eh, hindi napapaso. Baka maano ang pain tolerance niya. Kahit anong bigyan niyo ng pagkain, hindi siya nabubusog. Hindi. Pero kita niyo yung kinakain. Ah, kita kinakain. Sabi nga ng albularyo. Yung Milo, kita niyo iniinom? Ah, kita iniinom. Milo bali, talaga. Talagang maasbok yung usok ng apo eh. Yung ano nung yung init. Sa init na nainom niya? Oo, nainom niya. Anong hindi pong karaniwang pagkain kinakain niya? Gusto parati niya. Pag nagusto, halimbawa, ulihin mo yung manok na yung gusto ko kainin. Gusto ko katayin yun. Oh. Gagawin, lalagyan na sabaw, ganun. Pero niluluto din? There's nothing, ano eh, ano dun eh. Paranormal. Niluluto ha. Dahil sa mga hindi kapani-paniwalang ikinikilos ni Mang Basilio, tinirikan ng albularyo ang puno ng akasya ng tatlong kandila upang palayasin ang masamang espiritu ng tikbalang. Subalit. Bali, tapos biglang bumuhos yung ulan. In part lang ng ano yung puno ng akasya tsaka mabilis ang hangin. Doon lang umulan? At sabi ng... Ay, hindi. Claim na lang yun. Hindi kayo ano. Doon lang mismo umulan. Medikong na nagtirik ng kandila doon. Yung albularyo? Apo. Ano, nakita niyo yung ulan? Oh, parang ano nga siya, natatakot din siya, parang natatalo siya eh. Hindi documented. Pinatunayan din ng mga kamag-anak at kapitbahay ni Mang Basilio na minsan ay sinubukan na nilang sunugin ang puno ng akasya na ito. Subalit ang nakapagtataka, ang paligid lamang ng mga damo ang nasunog at hindi mismo ang puno. Hindi, live. At habang tumatagal, lalong tumitindi ang pagwawala ni Mang Basilio. Minsan natutulog ang kanyang asawa ay pilit nitong hinihila ang mga paa na halos muntik nang bumagsak sa batong sahig ng kwarto kung hindi nasa klolohan ng mga anak. Umano ay papatayin ng asawa ang kanyang tikbalang kaya gusto niyang iligtas. At isang gabi nakita na lamang nilang isinusudsod ni Mang Basilio ang mukha niya sa dingding na semento ng kanilang bahay hanggang sa ito ay magsugat. Mental illness na to, Min, eh.
Nakala mo may nagkukuskus sa kanya mukha o... May nagkukuskus po. Kasi naawat po ng kapatid, hindi siya maawat eh. Kung sa ordinaryong tao na ikukuskus yung mukha, hindi pwede maawat yun. Eh, hindi, pero dalawa kasi kapatid ko, eh, laki-laki ng katawan ng kapatid ko. Oh. Hindi ano, parang hindi may kinukuskus pa rin niya, hindi maawat. Mental illness yan. At dahilan dito, nagdesisyon ang pamilya ito, ni Mang Basilio na dalhin. Karamihan dun sa claim, palaging exage. Eh. Maraming pumipigil, hindi maawat, malalaki ang katawan ng, 'di ba, men? Tapos dito, may scene dito na ano eh, na gagamutin siya ng albularyo. Tingnan natin kung yung mga claim ng strength ay makikita natin. Ito sa ospital. At habang nasa ospital, hindi nung nasa ospital siya, ano, kamilang tao, nanay ko, tsaka... Ano yung diagnosis sa hospital? May pumukpok sa ano, bubong namin, pero hindi naman, ano yun, magagawa ng tao, akala na magnanak. Pero wala naman, hindi naman pwedeng babatuhin lang kasi sunod-sunod eh. Bali, 3 times na ginawa yun. At dahilan sa hindi kinakitaan si Mang Basilio ng pagbabago, noong 8 ng Nobyembre 1985, inilabas na lamang ito ng hospital. Hindi, dapat interviewin din yung doktor kung ano yung findings. Hindi pwedeng wala. Kasi ini-inject ko siya dito no, sa yung machine na para palusutin yung gata sa ano niya. NGT. Ito mo na eh, NGT yung tatay mo. May mali. Hindi sinasabing walang makita. Hindi ayaw tanggapin. Tsaka yung dextrose niya ay lumakad. Ang ipinagtataka pa nila, hindi halos naghihilom ang sugat niya sa mukha. Diabetic, pwede. Kahit anong gamot ang gamitin. 3 araw matapos lumabas ng ospital, patuloy pa rin ang pagwawala ni Mang Basilio hanggang sa mapansin ang maraming pasa sa kanyang katawan na hinihinalang kagagawan ng tikbalang. At minsang sinundo nila ang albularyong gagamot. Gusto na talagang tikbalang na patayin yung tatay ko kasi matatalo siya eh. Pagdating bali matatalo kasi siya nung finally na albularyo na titingin sa tatay ko. Sinundo siya dito sa may Santo Tomas. Yung albularyo? Pero ang place na yon alam nung tiyo ko na puntahan. Pero nung time na punta sila, paikot-ikot, iniikot lang sila doon sa magagandang lugar na madaming halaman at saka yung puro sigarilyo daw na 90% na nangyayari puro kwento na walang backup. Di ba? May mga times na nagkikwento siya na parang trying hard siyang ipalabas na kababalaghan yun na wala namang backup. Hindi makita yung... Tutulan nyo ako, may backup ba lahat ng kinwento? Nung pumunta ba sa hospital, may in-interview bang healthcare professional? Wala naman eh. Diba? Yung mga kiniklaim niya na objective ang sinasabi ko ha. Kaya nga may reaction video tayo para nakikita nyo rin yung nakikita ko eh. Dun sa mga kiniklaim niya na yung mga nangyari, diba lahat yung kwento, wala namang evidence yun eh. Diba, men? Yung lugar na yun. 11 ng Nobyembre, eksaktong 1:00 PM, namatay si Mang Basilio. Halos 1 buwang pinahirapan ng tikbalang. At sa kanya... Autopsy niyan, or sa death certificate, ano yung cause ng death? Kanyang pagkamatay ay may napansin ang kanyang pamilya. Merong iniluwa, kaso hindi namin nakuha. Ang tatay mo? Nung time na mamatay na siya, hinahanap. Amo, may niluwa, tapos hindi rin nila nakuha. Anong pang silbi nun? Kaya nga, dapat nakita mo yun, dapat kinuha mo yun. Talagang hirap na siya. Gusto niya ilabas yung ante. May lumipad na puti palabas ng bintana. Ano yun? Yung ano, bilog na kulay puti. Lumipad? Aha. O tumilapon? Lumipad, palabas. Lumipad? Ano daw yun? Ting-anting-anting? Anting-anting. At upang mabigyan linaw ang pagkamatay ni Mang Basilio, hininga namin ng tulong si Kaemong, isang kilalang manggagamot sa ganitong uri. Kilala ko to, natatandaan ko tong Kaemong na to. Buhay pa ba to? Madalas ko ring mapanood yan dati sa mga ganito. Ng mga karamdaman. At sa pamagitan ng isang medium, tinawag niya ang engkantong sumapi kay Mang Basilio. Wala na yan. Kung gagamit ka ng medium, dapat hindi mo kasabwat dapat. Wala, medyo red flag sa akin to. Akala ko naman, nung
nung pinasadahan ko to, akala ko ito yung tatay nila. Pero namatay na pala yung tatay nila. Wala, diskumpiyado ako dito. Pwede kasing ang mangyari, hindi ko naman sinasabing ganun ha, inuulit ko. Ito'y opinion ko lamang. Pwede kasing mangyari, magkasabwa tong dalawa na to. Pwede. Kasi nga, substitute na pala to eh. Hindi naman pala ito yung ano eh. Subalit isang mangkukulam na matandang lalaki ang lumabas ang tinig. Lalo to, walang alam kung ano ka nangyari? Natakbo na nga doon. O, ngayon? Meron sa akin napunta. Ha? Meron sa akin napunta. Ano? Isang babae. O, ngayon? Nabayad sa akin. O, nabayad. O, ngayon? O, ngayon? Ngayon? Doon ko na utos. Kumakaway pa si Kuya. Ano? Doon mo na utos? Saan? Doon sa kabaryo. Ah, alagad mo yan? Alagad mo? Yung totoo? Alaga mo yan ano? Hindi. Alaga mo? Kaibigan. At ang kaibigang tikbalang ng matandang mangkukulam ang... Ito yung nangyari kasi. Siyempre, magpapagamot itong mga to. Sasabihin na nila yung details eh. Gusto lang naming kaemong gusto naming malaman kung ano yung layunin ng tikbalang. Dahil doon, pwede na nilang gawa ng kwento yun min eh. Pwede ha, pwede. Hindi ko sinasabing ganun yung nangyari. Pwede kasi itong medium na to ay kasamahan din ni kaemong. Nagpahirap kay Mang Basilio. Ganun ba? Ang kaibigan mo, anong kapangyarihan ng kaibigan mo? Ah. Anong kapangyarihan ng kaibigan mo? Hindi nakita yun. Ano pa ang kapangyarihan mo, bukod doon? Ah. Ano pa? Hindi na makita. Ano nga? Isa pa. Ano nagagawa ng kaibigan mo yun? Malamay. Ano? Kadami. Ano? Pwede na napasok sa loob ng bahay. Ito ha, ito tanong ko lang. Bakit kailangan baguhin mo yung boses mo? Unang-una, ganito. Pagkahalimbawa, ang konsepto ng pagsanib kasi, gagamit ka ng katawan na hindi sa'yo. Tama? Bakit kung magkaiba ang design ng... Halimbawa, ganito ang boses ko kasi ganito yung, ano eh, ganito yung design ng vocal cords ko eh. Kaya malamang kung ano naririnig nyo sa akin, ito yung maririnig ko. Ito, nagtatanong lang naman ako ha. Hello. Ganito yung boses ko. Kasi ganito yung, inuulit ko ha, ganito kasi yung pagkakadesign ng vocal cords ko eh. Katawan ko to eh. Ganito yung katawan ko. Ngayon, halimbawa, si Noli Di Castro, ano, ganun ang boses niya. Ngayon, si Noli Di Castro, yung kaluluwa niya, humiwalay sa katawan niya, sasanib sa akin, si Noli Di Castro. Kailangan ba ang boses ko, Noli Di Castro na rin? Hindi. Maaaring ang magiging boses ko pa rin, kasi nga, ganun yung katawan ko eh. Ganun yung design ng katawan. Nagigets niyo ba ibig ko sabihin? Kaya dito pa nga lang, men, for me, peking-peke na to eh. Every time na may nakikita akong sumasanib tapos bigla nagbabago yung boses. For me ha. Para sa akin medyo questionable sa akin yun eh. Kasi ang ginawa mo, sumanib ka, gagamitin mo yung katawan ko. Ibang-iba ito pagka galit na galit yung sumanib halimbawa. Papatayin kita. Yun pa rin naman ang boses ko eh. Pero galit lang yung boses. Di ba? Hindi yung, halimbawa, sasanib yung santo ninyo, magiging bata din yung boses. Aka, si San... Yung kikipis yung boses. Di ba? Fake yun. For me. Di ba? Yung nagbabago ang boses. Dapat hindi nagbabago ang boses kasi ginagamit mo yung katawan ko eh. Kung ano yung meron sa katawan ko, yun kasi yung gagamitin mo. Kaya dapat hindi magbabago yung boses mo. Now, dito kasi, yun ang nakikita ko dito eh. Hey, naglo. Binabago niya yung boses niya, min eh. May chance na maniwala pa ako dito kung hindi nagbabago yung boses niya. Kasi nga, ang ginagamit niya, ibang katawan. Nabigay ang nasakit. Pwede namang...
ay dalaga. At ang lahat ng nabanggit ng matandang mangkukulam ay naranasan nga ni Mang Basilio. Wala kang kinalaman. Wala kang alam kung ano nangyari sa akin. Ito to. May kinalaman ka? Ano nalalaman mo doon? Kaya ako ngayon natigil ng tubak ng puso. Oo. Oh. Ikaw natigil. Ano nangyari? Ha? Ano nangyari? At pagkaraan ng orasyon ay ginawaran na siya ng kaparusahan ni Kaemong. At nang ang alagang tikbalang naman ang tawagin ni Kaemong ay talented to men. Kailangan talaga, kabayong kabayo eh, no? Kinukorte niya yung bibig niya para makapag-produce ng sound eh. Ginagano niya yung bibig niya min eh. Ibig sabihin, aware siya sa nangyayari. Kasi kung tikbalang ka, hindi mo pipilitin na mag-boses tikbalang. Hindi isa na yung tikbalang gumamit ng katawan ng tao, kaya hindi niya pipilitin na mag-sounds like katulad niya. Galing ah! Bigyan. Kami magtataro lang ano? Ikaw ba ay naging kasangkapan lamang ito o ikaw mismo may gawa nito? Naging kasangkapan ka lamang ito o ikaw mismo at tumarabaw rin sa ikaw ba mismo may kinalaman dito? Ito ba utos lang niya o ikaw mismo may gawa? Kurano? Ikaw mismo gumawa? Magkatulong kayo? Ha? Magkatulong kayo nito? Ha? May kinalaman ka nito? May kinalaman ka? Ha? Ikaw ba yung nakatira doon? Ikaw ba yung nakatira doon sa may punong sinasabi nila? Ha? Huwag ka nang tumayo, ano? Mag-uusap lang. Ha? Kung ikaw ay nasa ilalim mo natin, ikaw naman. Huwag na tatayo. Pag tumayo ka, galing niya, no? Huwag mo nang iwan na dyan. Ganyan ka lang, gusto mo maupo. Sige. Hindi talaga maaring tumayo yan kasi may video eh. Mawawala siya sa frame pag tumayo siya. Ikaw ba may kinalaman dito? Turun mo! May kinalaman ka dito? Balik ka dito! Wala pa! Paling pa! Ilaga! Yung pa! Ang dami mo! Okay, tumayo na pati. Medyo OA naman yung pag ano, para lang palitawin na maraming umaano sa kanya. Parang nakaabang na agad yung ano eh. Itong mga nandito sa gilid eh. Para nakaantabay na sila itinan. May utos. Ha? Na. Kanang tumayo ano? Mag-uusap lang. Ha? Sa bagay nga naman ano, eh kung talaga naman may mangyayari at kailangan talagang nakaantabay. So lahat ito pala, kasamahan pala ni Kaemong to lahat. Diba? Ay, nasa ilalim mo natin ikaw na naman. Huwag na tatayo. Pag tumayo ka, huwag mo nang iwan na dyan. Ganyan ka lang, gusto mo maupo. Sige. Ikaw ba may kinalaman dito? Wala, hindi ano to. Nakikita ko to si kuya. Ito, yun nandito sa likod.
I don't know if it's me lang ano. Parang alam niya na agad na ano, tatayo. Yeah. Kasi ito, kalmado pa naman to eh. Yes, pwede ka, pwede naman kayo naka-standby dyan. Pero ito si kuya, alam niya na oh. Parang di ito, parang alam niya na kung kailan siya aawak. Ikaw ba, may kita naman dito? Ayan oh. Tinataas niya na yung kamay niya, men eh. Durin mo. May kita naman ka dito? Or para sa akin, ano, kung halimbawa, alam niyo na magwawala yan. From the very beginning na nakahiga yan, dapat pinipigilan nyo na yan. Hawak nyo na dapat yan. Pare, pare, wala pa, pa, pare, pare, ilaga. Yung pa, yung pa. Wala namang puwersa min eh. Ang dami mo. Marami lang talagang humawa, kaya mukhang marami yung pumipigil. Mukha ba akong kontra ng kontra? Tumayo na, pare. Tumayo na eh. Tumayo eh. Wala, mag-aayaw dito, hindi makakantay, magkakapasok. At dahilan sa matinding pagwawala ng tikbalang, katulad ng kinasapitan ng matandang mangkukulam, sinentensya ang kaagad ni Kaemong ang tikbalang upang huwag na muling makagampala. Patay na kuya, pati yung tao. Sigurado ko yan. So, pinatay niya ng ganun? May nabalitaan kaya na isang mangkukulam ang namatay? Ito yung matagal ko ng tanong ano. Ito, tanong lang naman ng ano, let's say halimbawa, syempre amang kukulam tao din, tama. Hindi ka pilosopuhan tong ano ko ha. Gusto ko lang masagot yung mga, syempre may mga nanonood sa akin na naniniwala tungkol dyan. Halimbawa, wait muna, amang kukulam ay tao, tama. Tao din yan eh. Kasi nakakapagsalita naman eh. Halimbawa, ako, kinulam ako. Doon yung mangkukulam na yun ay tao rin lang. Dahil nakulam ako, pasasanibin sa akin yung mangkukulam. Tama? O sasanib-sanib. Para makausap ng albularyo. Paano kung nung time na nagpagamot ako, yung mangkukulam na yun ay nasa pure gold? Namimili sa pure gold. Siyempre, tao lang naman yun, di ba? Or nasa mall. Diba? Or nasa palengke habang anong mangyayari sa katawan ng mangkukulam habang yung mangkukulam ay nakasanib sa akin at kinakausap ng albularyo? Ano yun, bigla bang halimbawa nasa mall yung mangkukulam, ano, bigla bang tutumba yung mangkukulam dun sa mall, mawawala at sasanib siya sa akin? May nabalitaan na bang gano'n na biglang natumba tapos, di ba? Nagigas yung ibig ko sabihin. Anyway, ano, tanong lang naman yun. Sa akin ako, kung akong tatanungin nyo, hindi ako naniniwala. I'm so sorry. Hindi ako naniniwala dito. Hindi ko sinasabing hindi ako naniniwala dun sa tikbalang. Hindi ko alam. Malay mo, totoo naman ang tikbalang eh. Mga aswang, mga duwende, kapre. Hindi ko alam kung totoo sila. Pero dito sa napapanood ko, hindi ako naniniwala. I'm so sorry. Magalit na kayo sa akin kung magalit. So, yun lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.